Yo, what's up mga kayo cubs? Welcome back to my channel. Bago po tayo mag-start sa ating video make sure na naka-like na po tayo at naka-subscribe at na-hit na po natin yung notification bell para po updated tayo sa ating mga susunod pang upload na video. At ngayon po ay magbibigay po ako ng silip di at konting race analysis ko ngayong araw ng Linggo, August 1, 2021. Meron tayong siyam na karerang lalargaan dito po sa Santa Ana, Naik, Cavite, kaya hindi ko na po papatagalin pa to mga kayokabs. Sisimulan na po natin agad to pagkatapos lang po ng maiksi nating intro. Kaya let's go mga kayokabs. At yun nga po, meron tayo ditong dalawang set ng take all, dalawang pick 6, isang pick 5 tsaka isang pick 4. Ay start time po natin mga kayokaps, 2:30 PM yung ating karera ngayong araw ng Linggo. Medyo mahirap ang lineup, alam nyo naman pag Santa Ana talagang ang hirap talagang sipatin kung sino yung mananalo, kasi halos yung iba dito sila naglalaban, pero in case iba na nanalo. Simulan ko na mga kayokaps. Race number 1 po tayo, start ng ating first winner take all. Isa po itong Pilracom rating base class 5, 11 to 15. Meron po tayo dito 12 runners but 10 betting in option lang kasi couple entry po yung 10 natin at number 3. Dito first chase ko, bagong baba sa grupo, numero 1, Copernicus, JM Store kay Rerenda. Last time na to, parang nasigunda to kami Loving White, tas medyo bumaba na yung laban niya, galing siya ng 16 to 21, ngayon 11 to 15 na lang. Second chase ko po, numero 9, Cannonball, na sakay ni John Paul Villanueva. Last time segunda din to kay One of a Kind, medyo napaaga lang ng kuha to nun eh, pero dito kung sakaling matatime yan, pwedeng makachamba to dito. Sama ko third choice yung 10 and 10A Tong Portata at 10A Spyglass, na sakay ni EG Toy Fitzgera at ni JL Ramos. Maganda na rin yung kinikilos ito tsaka doble to dito sa Naik, kaya kung kusunada mga kayokos, dagdag po tayo dito sa ating capital sa ating race number 1. First choice ko po ulit, number 1, Copernicus. Second choice, number 9, Cannonball. At third choice, 10 and 10A, Song Portata and Spyglass. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 2. Start po itong ating pick 6 event. Isa po itong Pilracom rating base class 4, 16 to 21 split. Meron tayo 8 runners na maglalaban-laban dito. Dito, first choice ko, talagang mababa na sa laban to. Number 5, Desert Gold, na sakay ni R.A. Madonna. Tingin ko, kine-testing lang to ng mga nakarang takbo, baka dito tingin ko kalabitin na to eh, kaya siya ang aking first choice. Second choice ko po yung galing sa dalawang dikit na panalo, Striker Symbol, numero 3, Lester Desot por Herenda. Bumabalik yung buti ni Striker Symbol, tingin ko mukhang babalik siya sa tamang grupo niya. Maganda yung kinikilos, medyo namamartida nga lang, pero pag tinawag naman to bago magrektaan, dire-diretso rin matin ito. Pag paumanhin, kung wala ako nung Yamadong Dos mga kayokaps, kasi hindi ko kasi maganda sumalida to, minsan naiiwan tas naaagad pa sa unahan, kaya hindi ko po muna siya kukunin ngayong race number 2 natin mga kayokaps. First choice ko po ulit, number 5, Desert Gold. Second choice, number 3, Striker Symbol. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 3. Start na ating second winner take all. Isa po itong Pilracom rating base class 4, 28 to 33. Medyo mataas na grupo to dito. First choice ko, 2N2A, Interstate with Dan El Camanero at Golden Sunrise with EG Toy Fitzgera. Pero tingin ko panlaban dito, Golden Sunrise, kasi yung madalas nang nasisigundo to dito sa Naik. Tingin ko moment na niya to, baka konting buenas lang, makaraos na rin tong kabahay na to dito. Second choice ko po, numero 5, this time medyo bumigat lang yung peso, BC Larenas pa rin Rerenda. Isa pang derimating kabahay to, tingin ko sa karera na to, para sa akin mukhang 2 horse race lang to, 2N5 medyo matibay na, pero kung may kursunada mga kayokaps, dagdag kayo kasi Naik to, mahaba rektahan talaga nito, kaya kung may kursunada dagdag tayo sa kapital mga kayokaps. First choice ko po ulit, number 2, Interstate, and 2A Golden Sunrise, at second choice, number 5, this time. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 4. Start ng ating second pick 6 event, race 4 hanggang race number 9. Isa po itong Pilracom rating base class 4, 16 to 21 split. Meron tayo 8 runners dito. Dito best long shot ko, numero 1, Harvest,
EG Toy Pits Gear Rare. And the first time tatakbo ng Nike, pero yung rimati nito naaangkop sa distansya nitong Nike Cavite dahil mahaba ang stretch. Tingin ko kung makakapwesto ng maaga, dadahan-dahanin lang ni Toy Pits to, tsaka dihado siya dito sa karera na to. Second choice ko po dito, numero 3, yung tingin kong mayayamado na rin, Tipsy Topsy and Jay Esteban ng Rerenda. Medyo masama lang sumalido ng mga nakaraang takbo, pero last time parang natimbang na to ng pang-apat. Kaya tingin ko panlaban na to dito sa karera na to. Sasama kong third choice yung magdadala ng marcha, numero 5, Storm Chaser na sa akin ni JL Ramos. Matuling ka ba ito kung sakaling hindi mabubuliglig, pwedeng makatapos o baka meta nila abutan. Kaya wag kayong mawawalan sa mga ruta nito, mga kayokabs. First choice ko po ulit, Best Long Shot, numero 1, Harvest. Second choice, number 3, Tipsy Topsy. And third choice, number 5, Storm Chaser. Good luck po. At lipat na tayo sa likod ng ating programa, race number 5, kaisa-isa ang pick 5 event natin. Isa po itong Philrocom Rating Base Class 4, 16 to 21 split. Lahat po ng karera natin is 1300, mga kayokabs, yung distansya. Dito, first choice ko, 1N1A Jensen Special and 1A Heirloom. AM Tancho ko na po Romenda ng Heirloom. Tingin ko nakakaangat na dito sa laban na to. Sinapansin ko to, mukhang ito lagi ang nagpapanalo ng kabayo ni Sir Caloy Datu. Napansin ko lang, high quality, Batang Cabrera. Binalik kay AM Tancho ko, tingin ko para sa akin nakakaangat, kaya siya ang aking first choice. Second choice ko na rin yung ngayon na tatakbo sa ngayon na lang ulit tatakbo sa Nike, numero 7, Silver Arrow na sakay ni NJ Esteban. Medyo malakas yung mga nilalabanan nito sa Carmona. Medyo gumaang yung grupo niya rito, baka problema lang manibago ng pista. First choice ko po ulit, 1N1A Jensen Special and Heirloom. Second choice, number 7, Silver Arrow. Good luck po. Race number 6 na po tayo, start na ating pick 4 event. Isa po itong Philrocom Rating Base Class 4, 34 to 39 split. Meron tayo ditong 7 runners but 6 betting in option lang, mga kayokaps. Dito first choice ko, medyo sinabay sa una nakaraan, Shake Chariot na sakay ni Dan El Camanero. Medyo magaang yung laban niya sa ngayon. Tingin ko kaya niya to kasi AP Factor yung nilabanan niya sa unahan nakaraan. Ngayon Great Britain nang mauuna rito, tsaka si Wannabe. Pero tingin ko kaya niyang pacingan to. Pwede siyang iuna o pwedeng isunod na. Pero mas gusto ko to, Remate Shake Chariot. Second choice ko po, doble dito sa Nike. Dihado to, mga kayokaps, kung kursunada nyo lang po. Numero 3, Crown in My Head. Sakay ni John Paul A. Guse. Gamay na gamay ni Pau Pau to, lalo na dito sa Nike. Ilang beses na nalo to dito sa Nike na dihado. Ngayon tingin ko medyo malakas yung laban niya kasi may Kalia Loreto, may Wannabe, Speak Easy. Pero kursunada ko siya pang forecast lang o pwedeng makachambang dihado. First choice ko po ulit, number 4, Shake Chariot. At pang dihadong forecast or pwedeng makachambang dihado natin, yung number 3, Crown in My Head. Good luck po. At nandito na po tayo sa ating race number 7. Isa po itong Philrocom Rating Base Class 5. Paboritong grupo natin to, mga kayokabs. Meron tayo ditong 12 runners but 11 betting in option lang. Dahil couple entry interest natin at yung numero 6. Itong karera na to is anybody's race. Alam niyo naman po, pag condition rating base 5, anybody's race, kung sino maganda gising dito sa karera na to, matatapat. Kung matatapat sa atin, talagang swerte, mga kayokabs. Ito first choice ko, numero 11, Wild Pine. Last time, segunda to, medyo kinapos lang ng remate. Ngayon, numero 11, hindi masyado maiiwan sa alisan, pwedeng maisabay agad ng maaga. Second choice ko po, numero 10, Warrior Heart, na sakay ni GL Ciego. Medyo nanibago sa pista, matagal kasi hindi natakpo dito sa Nike. Last time tumakbo doon dito, nanalo si Nina Lim. Pero tingin ko pangalawang takbo ngayon, this time makachamba na. Walang Katie dito, tsaka walang star. Sama kong third choice, magdadala ng marcha, numero 8, Happy Man, nasakay ni RM Adona. Lagi ko itong tinitip dito sa Nike. Basta makauna lang to, mabigyan ng pacing, mabigyan ng kwartos. Tingin ko meta nila aabutan to, tsaka magaling sa dihado to si Happy Man. First choice ko po ulit, number 11, Wild Pine. Second choice, number 10, Warrior Heart. At third choice, number 8, Happy Man. Good luck po. At nandito na tayo sa ating penultimate race, race number 8. Isa po itong Philrocom Rating Base Class 5 again, pero 6 and 10 bracket naman po ito. Meron tayo ditong 7 runners but 6 betting in option lang. Dito tingin ko, mga kajokop, sosolohin ko to, numero 3, Shalom, N3A Expensive, AM Tanchoco and JL Ramos again ang rerenda dito sa 3 and 3A natin. Tingin ko angat sila sa laban. Impresibo yung panalo ni Shalom nakaraan. Wait lang, nanalo nga ba? Oh, parang nanalo to nakaraan by photo finish kung di ako nagkakamali, kay 10-10-40.
Tingin ko kaya niyang ulitin yun, lalo na may kakampi pa siyang inexpensive palaban din sa unahan. Kaya tingin ko mga kayokabs, ito one for the day ko para ngayong araw ng Linggo, sasaluhin ko na. Numero 3, Shalom and expensive. Good luck po. At nandito na tayo sa ating last and final race. Race number 9, isa po itong Pilracom rating base class 4, 22 to 27. Meron po tayo ditong 12 runners pero 11 betting in option mga kayokabs. Dito first choice ko, Blazing Bullet numero 1. Danny Boy Camanero Rerenda. Medyo hindi lang sana yung manakbo to sa Malbar. Dalawang beses natalo sa Malbar to pero ngayon naik karera. Tingin ko doble to dito. Medyo madidihado pa to. Kaya wag lang maiwan sa alisan kasi numero 1. Maganda yung pangit yung pwesto niya. Sorry. Numero 1. Pero kung makaisasabay ng maaga ni Danny Boy to, tingin ko dire-diretso rin magiging ito pagrektahan. Second choice ko yung nabidi noong nakaraan, numero 10, Magic Carpet Ride, na sa kini NJ Esteban. Tingin ko siya yamado dito sa karera na to. Last time around, nabitin to dun sa karera nila. Nung last race, dito sa karera nila, Captain Sally, tsaka nila Contodo Mujer, medyo napadpad lang sa labas na labas, tsaka medyo malayo pinanggalingan. Pero kung may pepwesto ng maaga ni NJ Esteban, tingin ko kasabay ni Blazing Bullet to sa Rere Mate. Sama kong third choice ito, doble sa naik to, numero 6, Proud Idol, Jeffrey Bakay kay Rerenda. Last time walang ginawa dun sa Metro Dark kasi first time yung tumakbo, hindi siya nanakbo ron kasi training dito to naka pista, dito to naka kwadra sa naik, tsaka dito doble manakbo to, imported horse to. Mabigyan lang nila ng unahan, kung walang ganong bubuliglig, tingin ko pwedeng tumapos. Pero last time nanalo to dito at sorry, nanalo nga ba siya? Wait lang, checking ko lang. Nakaraan parang to, alam po nanalo to dito, 32. Opo, nanalo siya last time. Tinalo niya si Golden Sunrise tsaka Old Timer. Kaya tingin ko malaki chance rin itong kabahe na to. First choice ko po ulit, number 1, Blazing Bullet. Second choice, number 10, Magic Carpet Ride. At third choice, number 6, Proud Idol. Good luck po. At yun nga po, sana po ay matapat yung ating mga silip at giya ngayong araw ng Linggo. At Lunes po ata, meron tayong karera, Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Thursday po ata is Metro Turf. Parang pagkakaalam ko, Lunes, Santa Ana ulit. Tapos yung Tuesday, Wednesday natin is San Lazaro. Kasi nga po, mag-ECQ po tayo ngayong Friday, next Friday sa August 6 hanggang August 20. Medyo hindi pa natin alam kung mapapahinga yung ating paboritong libangan o wala pang ina-announce pa naman po yung Pilracom. Kaya antabay na lang po tayo. Sana po ay magsitama tayo ngayong araw ng Linggo at sana po ay matapat yung ating mga silip at giya. Medyo may kahirapan dito sa naik pero magaganda naman po ang dividendo. Unti mo AB, ang gaganda ng dividendo rito, nagbibigay pa minsan ng 5 piso sa piso. Kaya talagang pagandaan lang ng sipat mga kayokabs at sana po ay magsitama tayo at makachamba yung ating mga silip at giya. Yun nga po, bago ako matapos ngayong araw na to, shoutout ko lang po muna sila Sir Joshua Maglalang, si Ma'am Joanna Bindoy, shout out po kay Sir Alvin Vargas, kay Sir Lontero Subido, Sir Bobby Salstos, kay Sir Ronaldo Castillo, shout out kay Toy Pits Guerra, congrats sa iyo kagabi, extra double indelible quicker, at saka si Beyond Gasi, ang ganda na pagkakadala mo ron Toy Pits, congrats sa iyo. At shout out ko din si Sir Joselito Ireño Jr., si Paring Tonka Antonio Rivera, kay Sir Emerson Benigla. Shoutout kay boss and bro Carlo Coronado at sa asawa niya kay Ma'am Yumi. Pinapa-shoutout ni bro Carlo, si Kuya Omel Manas. Shoutout po sa inyo at magandang araw po mga bossing. Kay Sir Chuck Bintan, kay Sir Raven Herrera, Sunny Nicandro, Sir Francis Tonido na laging nakatutok at laging nakasubaybay sa ating YouTube channel. Shoutout po sa inyo kay Ma'am Ann Nugit. Shoutout po. Sana po magsitama tayong lahat. Kay Sir John Reyes ng Blue Mags OTB at sa lahat ng bayang karerista dyan sa Ansures OTB, Caloocan, Dagat-Dagatan. Shoutout po sa inyo. Sana'y makachamba. Meron pa tayong ilang araw ng karera. Kaya sana'y makachamba tayo bago man lang mag-ECQ. May baon tayo na panalo mga kayokabs. Yun lang po. Maraming pong salamat sa inyong suporta at sa pagtutok lagi sa aking YouTube channel. At pag dito, sana sa mga susunod pang karera ay makakapagbigay ako sa inyo ng mga dihadong tips, long shot at yung mga panolo na talagang kahit dihado pwede nating suluin mga kayokabs. Yun lang po, magandang araw po ulit sa inyo lahat. Hanggang dito na lang po ulit. Ito po ang inyong lingkod, Master Lekim, na nagsasabing ang karera
tapat-tapat lang. Minsan swerte, minsan malas. Pero pag pinagbigyan tayo na nasa taas, huwag natin kalimutan magpasalamat sa Kanya at tumulong sa ating kapwa kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Good luck po sa lahat. God bless po mga bayang Karis at ating mga kayokabs. Stay safe everyone. Sana bumaba na po yung cases ng COVID natin para bumalik ulit sa normal yung ating ano, kasi yung iba po paahon pa lang po sa mga negosyo. Eto na naman, balik na naman tayo sa pag ECQ na sigurado ko mag ano na naman yung mga ibang yung mga ibang negosyo, medyo tag dito, mai-stack na naman yung mga ibang negosyo. Yun lang po, God bless po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga bayang Kararista at ang ating mga kayokabs.